So mawawalan na ba tayo ng trabaho as financial planners? Hello mga Karki and welcome sa isa na namang video at ang pag-usapan natin today ay AI. Not delas alas. AI, no? AI. Kasi Renzi, merong nagtanong sa akin na artificial intelligence. Oo. Meron daw siyang nakita na program AI na siya yung mag-i-invest para sa'yo. Parang robo-advisor. Ang tanong niya kasi, yung nakita niyang robo-advisor sa US. Kaya tanong niya kung meron bang ganong equivalent sa Pilipinas. Sabi ko, parang wala pa naman dito ang robo-advisor, di ba? I will not be surprised if sooner or later magkaroon. Mm-hmm. But I think mas maganda pag-usapan yung ano ba yung impact ng AI pagdating sa personal finance, no? Mm-hmm. So, ikaw, sa tingin mo, anong mararamdaman mo pag nagkaroon ng isang program, sabihin na natin na pag i-deposit mo lang yung account doon, tapos yung program na yun, siya na yung mamimili kung saan mag-i-invest, saan paano i-allocate yung portfolio mo, para siyang ano siya, set and forget. Sa tingin mo, anong thoughts mo sa ganong klaseng service? I think that would eliminate a lot of hassle on my end. Kasi hindi na yung tatanong pa ako, you know, wala na masyadong research. I think that would be good. Tapos, kumbaga, syempre, pag ganyan kasi, I would imagine under the hood, meron na yung mga financial model, forecasting model, you know. So, I think, magiging maganda siya. So, mawawalan na ba tayo ng trabaho as financial planners? Hindi. Kailangan ko na ba mag full-time na TikTokeris? No? Ako, pole dancer. I don't think hindi. Kasi, I mean, you know, for all of the, ito, naging ano na yung before eh. Yung before AI, there was robo-advisors to. Napag-usapan na namin yung pre-pandemic nung nasa India ako. Sabi nila na yes, robo-advisors are here. Pero kumbaga, iba pa rin yung high-tech, high-touch. You know, you have technology there, pero iba pa rin yung kapag ka magalawang market, kapag ka nangangamba ka, iba pa rin yung may kausap ka. Di ba? And someone na talagang, you know, merong may puso, kumbaga. Gusto ko yung term mo, high-tech, high-touch. Oo. Diba? Touch by touch. Yeah. I think, I would agree because money is emotional, eh, no? Yeah. So, sometimes, kailangan mong may kausap na not only to give you advice, but also to assure you kung ano yung nangyayari, no? Kasi kunwari, yung pera nilagay mo sa isang robo-advisor. Sabihin natin na down yung market. Kasi nakita mo yung robo-advisor mo, walang ginagawa. In fact, mas bumibili pa siya, di ba? Yes. Ikaw, hindi mo alam, bakit ganun? May bug ba yung program, et cetera? Pwede mo sigurong i-stop anytime yun, di ba? Oo, may manual intervention yun. Wala na. So, kung meron kang financial advisor, siya yung mag-a-assure sa'yo na temporary lang itong pagbaba ng price. What do you feel? Why do you feel that? Yung ganong conversation. There's that conversation. So, I think it will work hand in hand, no? Pag nagkaroon ng AI. But at the end of it all, I think ang importante talaga, alam mo yung financial goals mo. Tapos, you take care of your financial situation na make sure na hindi masyadong malaki yung utang, hindi ka magastos, you're still saving every month, you're not spending more than what you're earning. Kasi, yun yung pinaka-foundation ng pag-build mo ng wealth. No? Kasi kahit na sobrang galing ng AI, kung negative ka naman every month, walang magagawa yung para payamanin ka, di ba? So, hindi siya magic formula, no? Kasi yung iba kasi iniisip nila, ay, lalagyan ko lang to ng 10,000 pesos. I am sure, sa sobrang galing nito, after 1 year, 1 million na tong 10,000. Parang imposible naman yun, no? At saka, hindi naman intikal, may AI ka sa bank, halimbawa, di ba? Naka-develop sila. Eh, kung hiwalay naman, kung meron kang credit card doon sa kabilang banko, tapos na sobrang, ang dami-dami mong utang doon, di wala rin. Di ba? Actually, ang pinaka malapit na nakita kong, parang robo-advisor or AI, sa isang banko, no, pag nag, di ba pag nag-open ka ng investment account, meron kang risk assessment
Yeah. Oo. Tapos ang ginawa nila, after mo mag-risk assessment, tapos magsasabihin mo mga financial goals mo, bibigay mo yung assets, income, cash flow mo, magbibigay na siya ng mga suggested na mga funds kung saan ka mag-i-invest based on doon sa profile mo. I think yun yung pinaka malapit sa robo-advisor na meron tayo ngayon sa Pilipinas, but I'm sure mas magiging sophisticated yun. Yeah, and mas mag-i-improve. But again, siguro ang pinaka-message natin is huwag tayong magiging 100% dependent on them. Kailangan talaga minomonitor pa rin natin, nire-rebalance pa rin natin yung portfolio. Yeah. And kung meron tayong doubts or meron tayong questions, dapat lumalapit pa rin sila sa isang financial planner or financial advisor para hindi sila nalilito or mas maintindihan nila bakit ito yung nagiging desisyon ng mga program na to, no, itong mga services na to. And I think apart from that one, yung analytical skills on the conversation, I think yun yung hindi matatawaran. Like for example, kunari hindi ka naman kakamustahin ng robo-advisor mo na, do you, mayroon bang changes sa plan mo? Ah, yes. Diba? Do you have another goal? Siguro pwedeng i-prompt yun every year, para kung busy ka, hindi mo nakabasa sa email. Or this time, ang asawa mo, single yung pala, in the course of the year, nag-asawa ka. Ganon, so, diba? Yes, so, yung ganong conversation na, halimbawa, how's your relationship with your family? May pagbabago ba sa dynamics? May nagkasakit ba? Yung mga ganong prospective na kumbaga probing questions. I don't think na baka it could be easily programmable. Yun nga, yung human touch ba? Mm-hmm. Yun. I think that's where the comes in. Yung talagang conversation. Siguro to conclude, yung AI, gabay lamang sila. Meron tayong free will na gamitin natin ito. At may mga financial advisors tayo na willing naman tumulong sa atin. Yeah. Meron ka ba gusto idagdag bago tayo magpaalam dito sa video? Yeah, I agree na gabay lamang sila. Kasi of course, trading sa stock market, fund managers, ang dami-dami niyang models. Naka-Excel, graph-graph, whatever. But, at the end of the day, it's really the fund manager who runs the show. Kung talagang feeling niya averse siya, then magiging averse yan. So, parang it's just, parang I look at it as a tool talaga. Parang any other tool like martilyo, kutsara, tinidor. Malaking factor din talaga yung tayo as a tao. At yung nakakausap natin na financial planner na katulad namin. Yeah. So, mga ka-archie, kung meron kayong alam na AI or robo-advisor na pwede niyong sabihin sa amin, email nyo kami, admin@wealtharchie.com. Tapos titingnan natin, no? Baka ma-discuss natin. Baka ma-review pa natin, di ba? O baka ma-interview natin. Sumasagot. Sumasagot siya, no? So, if you like this video, then please give it a thumbs up. Tapos share it sa inyong mga kaibigan. Click the notification bell para alam nyo pag may bago tayong video. And of course, please remember to subscribe to our YouTube channel. So, hanggang sa susunod ulit na video natin. Bye. Paalam. Bye.